good morning! Meron tayong napakaganda at napaka-colorful na halaman, guys. Naitanim ko agad. Hindi ko na ipakita sa inyo kasi, guys, busy ang lola. So, dahil kakati-kati yung kamay ko, pagkabukas nito, guys, after 30 minutes, naitanim ko agad. Ito yung rectangular pot. Yung pot din bago. So, bagong member sa ating garden. Tapos, mayroon akong itna. Yes! So, nag-transfer ako ng location kasi napaka-init. Ayan yung napakaganda nating itna doon sa unboxing na naitanim ko agad. Ayan yung pangalawa, napakaganda. At saka, di ba sabi ko magdagdag tayo ng firestorm? Look! Napaka-fire na fire ng kulay. Yes! Nagdagdag ako, guys. Doon sa binilhan ko, pangalawang bili ko to sa kanya. Si Ma'am Chelsea. Tapos, sa ilalim, mayroon siyang... Meron akong nilagay dyan na variegated prolifica. Ayan, di ba sabi ko din? Bili tayo ng variegated prolifica. 50 pesos per pot sa kanya. Marami na po sa isang pot. Proven na yan kasi nakabili na ako. Ayan, mahal kasi to sa iba. So sa kanya, hindi gaano. Afford na afford lang. Imagine din you guys, yung itna niya, ito nabili ko to sa halagang 50 pesos, pero hindi ganun kalaki, ha? Huwag kayo ma-expect na super duper laki. Yes, ano lang siya, katamtaman lang ang laki niya. Kaya, nilagay ko siya sa isang pot kasi soon, kung meron tayong yung lagayan, at least nasa isang pot. At saka ngayon, parang gusto ko nagko-compress-compress yung mga halaman kasi mas maganda sila tingnan. Pag nagko-compress-compress, tapos pag lumago na yan, mas maganda pag wala tayong makikitang soil. At the same time, mas tipid sa soil. Aside sa maganda siya. Napakaganda nating rectangular pot. Mayroon pa. Dito ko nilagay kasi napakainit. Ayan. Naitanim to dito na pot, guys. 3 days na. Tingnan nyo, tumatayo na yung iba. 3 days na. Hindi ako nakapag-vlog kasi... Meron, nandito kasi si husband. Oh, on vacation. So, ngayon, sabi ko, itanim ko na lang agad kasi parang, parang na-air-dry sila ng matagal. So, ayan. Ayan yung ating sedum lucidum. Yeah, maganda siya. Mayroon ako nito, isang pot. Kaunti na lang ang naiwan. Kaya, ayan, dumagdag ako ng dalawang pot lang po yan na sedum lucidum. Yung dumating siya, guys, red na red yung tips ng dahon. Tapos, mayroon siyang katabi na. Ito freebie, ha? Guys, variegated kiwi. Ay, hindi. Kiwi? Ah, kalimutan ko. Kiwi nga. Oh, parang variegated kiwi. Kiwi ba to? Ay, barbecue. Si barbecue, guys. As in, freebie lang yan ni seller. Si seller talaga, kapag nag-free siya, talagang hindi ka titipirin. Tapos, na-observe ko sa kanya, ang i-free niya, yung wala sa binili natin. Ito, free ni seller, variegated na barbecue. Tapos, ito din, free ni seller. Tapos, guys, diba, na-vlog ko, sabi ko na, yung bibili ako, mag-a-add-on ako ng variegated apricot. Ayan si variegated apricot. Patayo na yung mga nakahiga niyang dahon noon nung dumating. Ayan, ang ganda ng kulay. Ang titingkad kapag naiinitan. Maganda siya, guys. Yung isa, dito natin nailagay sa plant rack. Napakaganda ng kulay sa lowland. Lately ko lang na-observe na iba yung pagiging yellow niya kapag nasa lowland, guys. Yes! Nung dumating sa atin, parang orange. Pero, kapag nakapag-adjust na siya, ayan! Sobrang ganda! Ayan, oh! Pagsawaan niyo. Oo, ang ganda-ganda. Lalo na kapag nasisinagan siya ng morning sunlight. Ibang igaganda niya kapag guys, yung morning sunlight yung tumama sa kanya. Oh, inuubo ako. So, ayan. Itabi natin yung mga makukulay nating new member. Ito naka-rectangular pot. Diba? Wise na decision yan. Kasi mas maganda sila tingnan. Look. So, kapag meron na tayong plant rack, hindi pa kasi si Hubby super busy. So, paganyan siya. Yung paganyan, horizontal ba yan? Oh, ganyan ang pagkalagay. Tsaka malapad to, ha? Yes, ito nang pagtatamnan ko. Nakabili kami ng parang nasa 20. Yes!
Pero yung sunlight, guys, dito na area. Yes. Wala na dito. Dito na siya. So, okay lang. Hindi ko na yon ilalabas. This one. Hindi ko na siya ilalabas. Diyan lang siya kahit hindi siya mainitan. Anyway, nakashaded naman sila. Si ano pala pinainitan ko this one? Kasi nawawala na yung red tips niya. Kasi ano na, yung parang wala nang ang init doon. So, itatransfer ko pa yung table lang. Pero the rest dito, dito lang. At saka guys, ayan, nagdagdag din ako ng this one. Yan si Aaron P. Aaron P. Pagkabasa. O ayan, nagdagdag ako. Tapos, 3 pots to. Nilagay ko siya sa isang pot. Ito yung old pot ni ano, ni Lola. Oo, inisa ko kasi si Lola eh. So, hindi ko pa naipakita sa inyo. So, sabi ko, mas maganda pag ano, lush tingnan eh. Pag nakapag-adjust na to, medyo tumatayo na sila kasi naitanim na to 3 days ago. Pero hindi ko pa siya nadiligan, guys. Pag nagdilig ako dito, the better na aabot siya ng 1 week kapag hindi kakati yung kamay ko. So, hindi muna sila madiligan. Pero pag uulan, paulanan ko sila agad. Tapos, minsan yung pagdilig ko, guys, walang uniformity. Ibig sabihin, hindi, wala akong schedule. Sa tingin ko na kapag kailangan ninyo ng water or hindi siya malalanta, ayan, tinutubigan ko. So, ayan, ito na side, parang nakahiga pa siya, pero parang mag-a-action na siya ng tayo. Ayan, look. So, maganda yung Aaron P natin kapag nakapag-adjust. At kapag straight din to, papainitan, mas mag-change pa yung color niya. Magda-dark pa siya. Aaron P yung pagkasabi nila, pero yung pagbenta ni Madam, ano siya, Purple Haze. So, titingnan ko kapag nakapag-adjust na siya para masigurado kung anong name niya. I-google ko lang. Magpapatulong ako kay Lola, google. Kauban, kasama to sila. Yes, this one. At saka guys, dahil medyo busy ako, ayan. Hindi ko pa naitanim si ano, si Variegated Prolifica. Yes, bumili ako ng 4 pots, pero napakaganda ng Variegated Prolifica. Ayan po yung mukha niya. Variegated talaga siya. Mayroon kasi ako non-var. Hindi ako makahanap ng Variegated Prolifica dito. Kung makahanap man ako guys, alam nyo, mahal. Kaya yan, ganyan lang siya. Nasa, ito na lang yung iiwan kasi yung iba nilagay ko dun sa ilalim ng fire. O, nilagay ko, tinamnan ko. Tapos, ito yung naiwan. Hanap ako ng parang round pot. Doon ko siya ilalagay. Tapos, mayroon tayong ebony. Hello, ebony. Ito si ebony, hindi ko pa naitanim. Pero, okay lang naman siya. Parang mayroon na siyang maliliit na roots. Ayan. Ito, pero konti pa lang. Hindi pa masyadong klaro. Parang matagal siya mag-roots. Compare dito kay flapjack. Bumili din ako ng flapjack. Ayan, marami na klaro na yung white. Yan, oh, mabilis siya. Pero ito si ebony, ang liliit pa, parang bagong tubo pa lang. Tapos, tumayo na si flapjack, parang mag 1 week na siya, hindi pa naitanim. Okay lang yan. Tapos, guys, mayroon akong bagong halaman. Yan, si ano to? Nakalimutan ko na naman. Ayan, later, kapag na-flex ko to, kikilalanin ko muna siya. Ang lalaki niya, guys, ha? Super, super duper laki, oh. Tingnan niyo yung kamay ko. Ito yung halaman. Dito tayo para hindi madilim. Ayan. Tingnan niyo yung halaman at kamay ko. Malaki siya. Nabili ko lang to ng parang 50 pesos. Yes. Pero maganda daw to. Lalo na pag naitanim sa hanging pot. Kasi parang nagsistem yung ano niya. At saka nagbibend yung babies. Look. Ang ganda. Pero parang kailangan ko na siya maitanim. Kasi nagdi-dehydrate na yung leaves niya. Ah. So far guys, yan lang yung mga bago kong halaman na dumating. At ito yung mga naitanim. Ayan si Variegated Prolifica. Ayan, sa ilalim. Hindi masyadong klaro. Yan, parang nasusulaw sa ano, sa init. Tapos, itong isang pot. Ayan, papainitan ko muna. Kasi, nilalagay ko sila dito. Kinuha ko kasi yan eh. Oh, wala na kasing init dito, so nilagay ko dyan para mainitan. Pero i-arrange ko later kasi may mga big pots ako sa baba. Tapos, ayan, para gusto talaga ng mga ganitong halaman guys, kung pwede naka full sun sila.
Pero wag niyong ibigla sa sunlight kasi kapag nag-expose kayo agad-agad sa full sun nito, masusunog yan, sasayang. So yung ginawa ko dito, so far 3 days na sila, hindi talaga sila nasunog kasi ingat na ako sa mga bagong halaman. Nasasayang ang pera kapag ganun ang ginagawa. Merong nagbadlong sa ako ah. Yung nagsabi sa akin, nag-comment na bumibili nga tayo ng halaman para hindi malanta. O, diba? Ang galing na na. Gusto ko yan. Kaya parang wake up call sa atin na mga naghahalaman to take care talaga sa mga halaman na dumating galing Benguet. Imagine, Benguet to Davao. O, diba? So, sabi ko, oo nga, no? So, hindi ko na, napabayaan ko kasi minsan. So, ngayon, hindi na talaga. So, ang ginagawa ko, guys, morning sunlight, nilalagay ko sila sa area para hindi na pa balhin-balhin yung transfer ng area. Ang ginagawa ko, nilalagay ko sila sa area na may morning sunlight up to 12 noon. Pwede na yon. Tapos, pa-shaded na lang sa the rest. Then, after 3 days, yung mga ganito na ika 3 days na, pwede mo na silang expose sunlight kung hindi mo na nadilingan. Pero ito, kahit hindi mo pa nadiligan, I mean. Pero ito ha, ito, hindi pa to nadiligan, in-expose ko na siya dito sa, ano na kasi ngayon eh, almost 12 o'clock na. Yes, almost 12 o'clock na, pero nandito pa rin sila. So, hanggang mamaya ata, to 2 o'clock yung sunlight dito, pwede na ganun. Basta sa tingin mo, hindi siya nasusunog. Pero sa tingin mo, huwag mong ilagay ng ano ha, maglagay ka ng 10 o'clock, ilagay mo siya, tapos bagong tanim, hindi ganon. Dapat naglagay ka kung pwede gabi. Or morning, yung mga 5 o'clock. Oo. Huwag yung biglaan, kasi pag biglaan, tapos galing siya sa shipping, ay, sunog yan, day. Huwag na lang. So, ito si, ano, si Campfire, pwede na yan sa hanggang... Same lang. Same time at saka ito. Same lang. Tapos, after, kahit ngayon 3 days, pwede na itong diligan kasi super dry ng soil. Mamayang gabi, pwede nang diligan siya. Magdilig kayo ha, pag bagong tanim or kahit mga old na halaman, magdilig kayo. Yung mga kung pwede 6 o'clock in the evening na. Tapos, yung sa morning naman, kung pwede 5:30 or 6 kasi may sunlight na yan, guys. Mapasma na yung roots kasi super sensitive kasi yung mga roots nila. Lalo na yung mga ganito. Okay lang dun sa mga common like Cedema Dolphy, Ghosty. O pero wag din silang diligan hanggang 12 noon. Ha? Wag ganon. Basta best advice, 6 o'clock or gabi. Kung may time kayo sa gabi, wag lang yung kakarest lang nila sa sunlight. Okay? So, ayan guys. Hanggang dito na lang yung update natin. So, thank you so much for watching, guys. See you in my next vlog. At saka, update ko kayo dun sa may kaming halaman tayo na naman. Yes, namaride ko kay husband. Mapangbili tayo ng halaman. Ganito, ganito. So, ayan, okay naman siya. So, ayan, ingat po kayo and happy planting, everyone. Bye-bye!